Ito yung katawan niya. Manipis lang, hindi kakapalan, hindi katulad ng mga ibon natin. Yan. Yan. Yan ang itsura ng ibon na ito. Sikulay pula. Tapos, pakikilala ko yung kanyang magulang. Yan, mga kalapatids, yung magulang niya. Galing to kay Brad Jeff Bilayo. 2016, nung binigay niya sa akin, kwento nitong ibon na to, kakarga kami ng Basco Batanes. Si Teng pala, hindi na ano to, hindi na i-register. Kaya hindi na ikarga. Ayun, binigay sa akin. Tapos, champion pala yung ibon na to, pinili ni Brad Jeff. Salamat sa Diyos. Ito yung ibon na yan, halos magsi 6 years na sa akin. Ngayon, hindi ko mapagalaw yung anak. Talagang laging gulong, hindi kami tumatagpos. Napaikot ko na halos lahat ng mga hen ko rito. Ayaw mag-perform. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Tinawagan ko pa si Brad Jeff. Brad ka ako, hindi ko mapagalaw yung linyada mo rito. Ay, ganun ba bro? Baka hindi pa para sa'yo. Baka hindi pa ano. Kung gusto mo bro, kung ano, pakawala mo na lang, eh kanya. Eh ako naman, di ko pinawalan. Siyempre, naghihinayang ako, champion yan eh. Hindi ko alam kung anong line yan. Eh yung ibon, oh. Papel yan, may papel. Yan, ibon na yan. Kaya, yun. Yung anak niya, yung kaninang kulay pula. Ayan, yung kapares. Si Tisay. Kay Tisay siya, natapat. Doon, nag-perform. After 6 years, nakamit din niya. Ayun, nag-perform din sa akin. Ayun, sa mga newbie, oh. Hindi ko talaga inalis yung ibon na yan. At meron ako nakikitang potensyal. Kaya sa newbie, huwag kayo basta-basta mag-aalis na mga breeder. Kita nyo, 5 years na laging gulong yung mga anak. Pero ngayon, okay na. Kamukha siya ng hen, kaya yon. Hindi ko na isinakay ng dulo. Kita nyo, yung isang anak niya, yung nestmate ni Pula. Hanggang sa mata. Yun, Brad Jeff. Gumalaw na sa akin yung anak nito. Salamat, salamat. Nakuha ko rin yung tamang timpla. Sa mga newbie, yun, ganun lang. Huwag kayong basta-basta bibigay agad. Lalo na may mga pinapatunayan yung lahi ng mga ibon nyo. After 6 years, naglabas din ng parte ng superset. Yan, yung ibon na yan, mga kalapatids. Sila na ngayon ang mag-asama. May itlog yan, oh. Ayoy, yun. Nasa ilalim. Yan, mga kalapatids, yung unting kwento natin. Sana meron kayong napulot. Ate ng Talbayog, yan si Pula, wala pang pangalan yan. Shoutout nga pala, Brad Jeff Bilayo. Yan. Ayan yung next mate niya, finisher din ng Sursugon. Kung natatandaan nyo, meron akong nangitlog sa may crates, yan yon. Next mate ni Pula, yung mga wala pang pangalan kasi yan eh. Yan yung ibon. Itong ibon na to, possible superset to ng Talbayog kasi klak to. Yun magang-magang umuwi natin. Tapos, baka sakali pumasok pa to ng overallan. Kaya lang medyo mataas. Mataas siya sa standing. Tapos, sa off-color, baka pumasok din. Hindi natin sure. Wala pa kasing labas yung mga standing, yung mga place ng mga ibon, ng mga puminis, mga nag-clock. Ayan, yung sticker pa niya, galing Talbayog. Superset. Yan, ang ibon na ito. Kulay pula. Pakikilala ko, yung linyada na ito. Nakakatuwa lang. Dahil halos 6 years,
yung magulang na to na hindi sa akin nag-perform ngayon pa lang. Tingnan nyo yung itsura niya. Tapos yung itsura nung magulang. Tapos ito yung next week. Pinisir ng susunod. 4 points din yan. Hindi ko na ikinarga ng last lap. Kasi gagawin natin breeder. Iba yung ibon na to. Nang itlog na, naka-uwi pa, nag-clap pa. Ayan, shout out nga pala muna kay Sir Dan Bernabe. Shout out po sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan. Nasa ibang bansa yun.